Ang salitang Ohoku ay nagmula sa Edo period ng Japan. Ito ay katulad ng harem noong sinaunang Chinese Empress na isang lugar kung saan nakatira ang mga babaeng naglilingkod sa mga general. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naganap sa isang Japanese fictional dynasty kung saan nabaliktad ang katayuan ng lalaki at babae. Ang binibining shogun at ang mga kalalakihan. Tignan natin kung gaano kakaiba ang male version ng imperial concubine. Kung nais mo na mga pelikulang gaya nito, huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell upang updated ka sa mga susunod ko pang videos. Tara, samahan niyo akong manood. Sa simula ng 18th century at sa pamumuno ni Tokugawa Shogunate, isang sakit na tinatawag na red face herpes ang kumalat sa Japan at lahat ng mga pasyente ay lalaki. Napakahirap gamutin ito at ang bilang ng mga namamatay na kalalakihan ay patuloy na tumataas at ito ay nagdulot ng malubhang gender imbalance sa Japan. Ang dami ng lalaki ay isang quarter lamang kumpara sa populasyon ng kababaihan. Kaya unti-unting pinapalitan ng mga kababaihan ang orihinal na katayuan ng mga lalaki mula sa mga opisyal ng Estado hanggang sa mga sibilyan na nagsasagawa ng mabibigat na trabaho ay ginagawa na ng mga babae. Ang mga kababaihan ay siyang may pananagutan upang kumita ng pera para suportahan ang kanilang mga pamilya. Habang ang mga kalalakihan naman na maselan at bibihira ay responsable para magpaganda at ibenta ang kanilang mga katas upang mabuntis ang isang babae. Sa panahong ito, ang mga lalaki ay madalang, kaya ang mga anak na babae ng mahihirap na pamilya ay hindi kayang pakasalan ang lalaki. Ngunit ang linya ng pagpapamilya ay dapat magpatuloy. Sa makatuwid, ang mga pamilyang may mga anak na lalaki ay pinapayagan nilang kumita ng pera gamit ang kanilang mga katas. Kaya ang mga pokpok sa panahong ito ay mga kalalakihan. Sa pamilya ni Kimoto Samurai Misumo, kahit na sila ay namumuhay sa kahirapan, ang ina nito ay hindi pinapayagan ang anak niyang lalaki na si Unoshin na ibenta ang kanyang katawan upang kumita ng pera. Sa makatuwid, si Unoshin ay lubos na nagpapasalamat at gumagalang sa kanyang ina sa kaibituran ng kanyang puso. Ang 19 taong gulang na batang samurai ay napakagwapo at mahinahon at siya ang pinapangarap ng mga kababaihan. Ibang-iba siya sa mga lalaking mahilig kumamit ng mga pabango at pampagwapo. Isa siya sa iilan sa mga tunay na samurai na gustong-gusto ang eskrimador. Bilang karagdagan, sa pagiging mahusay na tao, ang pinakamahalagang dahilan para sa pagiging sikat ni Unoshin ay ang kanyang kabaitan. Madalas niyang pinupunlaan ang ilang matatandang walang asawa at walang anak na kababaihan nang walang hinihinging kabayaran. Tinatawag siya ng mga tao bilang tagadala ng bata. Ang dalaga ay kailangang magpakasal at ang isang may sapat na gulang na lalaki ay dapat makakuha ng asawa. Tungkol naman kay Unoshin, bilang pagiging voluntaryong tagapunla, nagbubulag-bulagan ang kanyang ina tungkol dito. Ngunit hindi niya papayagan ang kanyang anak na magpatuloy ng ganitong gawain kapag ito ay kasal na. Tanyag si Unoshin sa kanyang kabaitan kung kaya't madami ang mayayamang babae na pinupuntahan siya upang alukin siya ng kasal. Tinanggihan niya lahat ng ito dahil ang taong gusto niya ay ang kanyang childhood sweetheart na si Unobu. Ngunit si Unobu ay anak ng mayamang negosyante, samantalang si Unoshin ay isang mahirap at may mababang pamumuhay. Kaya kahit na ang dalawa ay humahanga sa isa't isa, hindi kailanman nangahas si Unoshin na ligawan si Unobu dahil sa malaking agwat sa pagitan ng kanilang pamilya. Ayaw niyang mahirapan pa sa mapait na pag-ibig at ayaw din niyang magpakasal, kaya nagpasya siyang magtrabaho sa Ohoku.
Sa kabilang banda, mas magiging madali kay Unobu nakalimutan siya at makakatulong din ito sa pinansyal ng kanyang pamilya. Nang marinig ang balita, desperadong pinigilan ni Unobu si Onoshin sa pag-alis. Kapag si Onoshin ay pumasok na sa Ohoku, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay masisira. Ngunit nagdesisyon si Onoshin na hindi maging pabigat kay Unobu. Nag-iwan siya ng matamis na halik sa kanyang iniibig at matapos nito, iniwan niya itong nag-iisa. Nang makarating na si Onoshin sa Ohoku, naging opisyal ng membro ng harem. Hindi naging madali upang maging male concubine si Onoshin dahil nag-umpisa siya sa pinakamababang pwesto. Bawat isa ay nagpapaliksahan upang umangat sa kanilang pwesto. Sa kabutihang palad, ang kasalukuyang Lady Shogun ay 7 taong gulang lamang kaya walang nagseselosan. Ngunit hindi maiaalis sa kanilang tradisyon ang panglalait sa mga bagong pasok kahit saang dynasty o religion pa ito nagmula. Nang madamitan ng maayos si Onoshin, hindi mapigilan ng ibang mga kalalakihan ang laitin siya. Ang kanyang buhok na patulis, mapapatay daw ang sundalo ngunit ang kanyang buhok ay hindi magagalaw. Nagalit si Onoshin dito kaya binali ang kamay nito. Pinagtutulungan siya ng kanyang mga kasamahan. Nang gabing iyon, ay may maitim na binabalak ang mga ito sa kanya, kaya lumaban siya at kinuha ang kanyang samurai. Kinaumagahan, may isang lalaking nagsabi sa kanya na ganoon daw talaga ang nangyayari sa Ohoku. Ang Lady Shogun ay 7 taong gulang lamang at wala man lang kababaihan sa harem. Kaya ang mga kalalakihan ay nagpaparaos sa kapwa lalaki. Nagalit si Onoshin nang malaman ito. Naalala niya na maraming kababaihan sa Edo City ang nag-aalala kung paano sila makakabili ng mapapangasawa. Samantalang ang mga kalalakihan sa harem ay nagpaparaos sa kapwa lalaki. Ang mansyon ay punong-puno ng mga pagkain at alak. Samantalang sa kanyang lugar ay nagugutom ang mga mahihirap. Sinabi niya sa lalaking kausap niya na maaari namang ang mga kalalakihan sa Ohoku ay lumabas na at kumuha ng mapapangasawa at magkaroon ng sariling pamilya. Isang araw, habang naglilinis si Onoshin, nakarinig siya ng ingay mula sa kabilang pintuan, mula sa bintana. Nakita niya ang grupo ng mga kalalakihan na nagsasanay. Dahil ipinanganak siya sa pamilyang magagaling sa paglalaro ng samurai, hindi mapigilan ni Onoshin na gawin ang kanyang nakasanayan dati gamit ang kanyang hawak na walis. Ngunit ng oras na iyon, ang isang lalaki na mataas ang posisyon, kapantay ng reyna sa Ohoku, ay nakita ang kanyang kakaibang talento at nagustuhan siya nito. Inaya siya nito na makipagpaligsahan sa dojo. Ang taong makakalaban niya sa paligsahan ay ang pinakamagaling at pinakamalakas sa martial arts sa Ohoku. Lahat ng mga manonood ay inakalang matatalo si Onoshin sa laban. Ngunit siya ay lumaki sa pamilyang magaling din sa martial arts, kaya madali lang niyang natalo ang kanyang katunggali. Pagkatapos ng kanilang laban, naging sikat si Onoshin at nagkaroon siya ng maraming tagahanga. Ngunit humiling ulit ang kanyang nakalaban na magharap silang muli, kaya pinagbigyan naman ng lalaking mataas ang posisyon ang kahilingan nito. Kaya naglaban silang muli ni Onoshin sa pangalawang pagkakataon. Ngunit natalo ulit ito. Naging arrogante ang lalaki at gusto nitong magpatiwakal sa kahihiyan. Sa umpisa, ang nais lamang ni Onoshin ay ipakita ang kanyang galing sa martial arts. Wala siyang planong magpakitang gilas sa kanilang pinuno o manakit ng kapwa. Makaraan ng ilang araw, ang kasalukuyang 7 taong gulang na Lady Shogun ay namatay. Pumalit sa posisyon ang isang maganda at matapang na babae na nagngangalang Yoshimune Tokugawa. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya
upang makita ang kalagayan ng kanyang bansa. At hindi ito naging magastos gaya ng pinalitan niyang namatay na Lady Shogun. Ang matinong Lady Shogun na ito ay hindi pabor sa mga nakikita niyang kalaswaan sa loob ng Ohoku. Tinanggal niya sa pwesto ang ilang mga babaeng may posisyon sa Ohoku at bumisita siya sa ilang mga lugar upang malaman ang kalagayan at sentimiento ng kanyang mamamayan. Nakita niya ang mga kalalakihan ay patuloy pa din sa mga ganung gawain na kailangan nilang magpagwapo upang ipagbili ang kanilang katawan sa bahay aliwan. At ang mga taong may karamdaman ay naghihintay na lang ng kanilang kamatayan. Nang makabalik na ang Lady Shogun sa palasyo, naisip niyang ang kanilang bansa ay kailangan ng bagong reforma. Ngunit ang mga babaeng opisyal ay nagsabi sa kanya na kailangan niyang makipagsiping sa kanyang mapipiling lalaki sa madaling panahon. Dahil ang tagapagmana ay kailangan pa ding sumunod sa tradisyon. Sa kabilang banda, dahil sa ipinakitang galing ni Unoshin, nagdesisyon ang kanyang pinuno na itaas sa posisyong bilang concubine. Upang makasali sa mga lalaking pipiliin ng Lady Shogun. Nang araw na dumating ang Lady Shogun sa Ohoku, lahat ng mga lalaking concubine sa harem ay nakaayos at magara ang mga damit. Lahat ng mga gwapong kalalakihan ay nakasuot ng matingkad at makulay na kasuotan. Kaya ng araw na iyon, nagmistulang parang hardin ang Ohoku. Ngunit si Unoshin ay nagsuot ng eleganteng itim na damit at siya agad ang nakakuha ng pansin ng Lady Shogun. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang pinuno. Mayroon itong kapangyarihan na magutos kung nais ka nitong iangat sa iyong posisyon kahit na ikaw ay baguhan lamang upang makasiping ang Lady Shogun sa unang pagkakataon. Ang kasalukuyang Lady Shogun ay isa pang birhen. Sa makatuwid, ang unang lalaking makakakuha ng pagkabirhen nito ay magiging bayani. Ngunit pagkatapos ng kanilang pagsisiping, ay kailangan ng wakasan ang buhay ng lalaking makakasama nito. Kaya inutusan ng Lady Shogun na tumabi si Unoshin sa kanya at magsiping sila. Wala itong magawa kahit alam niyang kailangan siyang bitayin pagkatapos nito. Dahil kapag siya ay sumakabilang buhay na, makakatanggap ang kanyang pamilya ng malaking halagang pera bilang kabayaran sa kanyang buhay. Dumating ang hinihintay na gabi. Naligo si Unoshin at nagpalit ng damit. Nilinis ang kanyang mukha at naglagay ng kolorete at inayos sa gilid ng kanyang mata upang mas lalong eleganteng tignan. Nakakapanghinayang wakasan ang buhay ng matipunong lalaking ito at dahil matapos ang masayang pakikipagsiping dito, kailangan na itong mawala ng tuluyan. Ngunit nabigla ang Lady Shogun nang malaman ang ganitong tradisyon. Pinili nito si Unoshin dahil magaan ang pakiramdam niya sa lalaki. Habang nag-uusap sila, iniba ng babae ang kanilang usapan at sinabi niya kay Unoshin na ang kanyang palayaw ay Onobu. Naalala ni Unoshin ang babaeng kanyang iniibig. Naisip niyang may awa pa din ang Diyos sa kanya dahil bago man siya pumanaw, ay makakasiping niya ang babaeng kapangalan ng babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Hindi nagsisi si Unoshin sa kanyang buhay, kaya ginawa nito ang nararapat at pinasaya ang Lady Shogun. Matapos ang gabing iyon, dinala si Unoshin sa lugar kung saan siya bibitayin. Ang kanyang pamilya ay labis na nalungkot nang malaman ang balitang wala na siya. Isang araw, nagpunta si Unobu sa libingan ni Unoshin nang may makitang itong tao sa kanyang likuran. Biglang lumitaw si Unoshin dahil sa kabaitan ng Lady Shogun. Nang oras na bibitayin si Unoshin, nag-utos ito ng tao upang maisalba ang buhay nito. Ngunit pinalabas pa ding patay na si Unoshin. Pinalaya si Unoshin at lumabas sa Ohoku upang mamuhay. Ngunit sa ibang pagkakakilanlan, si Unoshin at Onobu, ang dalawang magkasintahan na sinubok ng panahon, ay nagsamang muli at namuhay bilang mag-asawa. At
Ang Lady Shogo naman ay binago ang patakaran sa Ohoku. Ang kalaswaan at kagarbong palasyo ay inalis niya upang makatulong sa krisis na nararanasan ng kanyang bansa at namuno siya ng maayos. Pinalaya niya ang mga kalalakihan sa Ohoku dahil masasayang lamang ang panahon ng mga ito sa lugar na yon. Pinalaya niya ang mga ito upang maging malaya at magkaroon ng sari-sariling pamilya. Maraming salamat sa panonood mga ka-Netflix. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Pa-like at comment na din.